sagot sa mga bashers ni Francis Leo Marcos. Thank you.
Isabela, wala siyang inagaw, wala siyang sinaktan, wala siyang pinirmisyo. Bagkos meron siyang lupa dyan na naka-SPE sa kanya. Apo? Sa kanya yon. At hindi naman niya pinalayas yung nandun eh. Ano pong nangyari? Binenta po? Ano po? Hindi, binamigay lang. Binamigay niya lang. Kaya parang yung mga naging caretakers ng lupa since wala... Sila na yung nakinabang doon. Sila na yung nakinabang. Hinayaan lang yun doon. Gusto ko... grabber pa siya. Alam mo, gusto ko shoutout si Victor Lorenzon. Ay! Mamaya na lang. Sir, maraming salamat po ulit, sir. Maraming salamat po. Thank you so much po. Thank you. Hoy, narinig nyo ba yun? Grabe mga ka-FLM na... Wait lang ah. Hoy, Victor Lorenzo ng Cybercrime Division, pumunta ka nga dito sa ano, sa Region 2. At patunayan mo yung mga pinagsasabi ninyo na meron kayong mga testigo ng ano, ng land grabber, na yung matandang puti ang buhok, na alala ko yun eh, nakita ko yun dun eh, yung puting buhok. Nagpunta kasi yun dun, sister. Okay. Yung puti ang buhok, marami siyang hawak ng papel, titulo, nasa kanya daw yun. Oo. Ikot ka na lang dito. Pero isipin nyo yun mga ka-FLM. May mga lupa pa si boss na hinayaan na lang niya since para mga tenants na doon, binigay na lang din niya yung lupa. So libre lang yun? Libre lang yun. Yung mga nag-squat? Oo, yung para mga nag-squat, pero hinayaan lang siguro niya. Dito rin yung ano, dito rin yung nagbigay si boss ng simbahan. Oo. Di ba? Dito rin yun. Tsaka ilang pari ang lupa yun, sex. Yes. So, may timberland, may agricultural, tas more ano, kumagigil. Ang gigigil ako sa kay Inday Garutay. Kasi kayo, pumunta kayo dito, nag-imbestiga kayo, nagtanong kayo. Ang gigigil ako, promise. Yun, pero grabe sex, at least ngayon naliwanagan. Hindi, kasi yung mga tinanungan nila dito, sister, mga ano lang eh, yung mga tao-tao lang. Mm-hmm. Pero yung mga tao nakatakip ang mukha, di ba? Ito, buti itong nadaanan natin, nakita mo yung police station, di ba? Hindi kasi sabi ko, kasi kapag mga ganyan, mas maganda talaga mga police o kaya yung mga barangay, talo doon tanongin, kasi sila yung nakakaalam ng mga history. Oh, hindi siya naging lang grabe kasi unang-una, maraming lupain yan, at nakita ko rin naman yung dokumento na although hindi directly nakapangalan sa kanya, pero naka-SPA dahil pinagkatiwala sa isang tao. Apo. Mm-hmm. Na ang kasutang time will come na itutang order sa kanya na. Wow! So ganun. So parang mana? Mana yun. Oh, parang siguro you take care of the lot and then sa'yo mapupunta in the future. Parang ganun yun. Yung special power factor, actually nasa akin pa ngayon. Yung mga ibang... So may documents po talaga? Documents. Meron sa SPA. Kaya bukod na... Actually, ano lang, kasi dito nga po yung kuno na land grabbing daw ni Boss FLM. Kaya nakita ko po dito, kasi kilometer 359, nakita ko po yung police station. So sabi ko kay Sec, actually nalagpasan na po namin to. Pag sabi ko kay Sec, ay ikot tayo kasi may gusto akong i-confirm. Yes. Yun nga po yung issue about land grabbing daw. Walang land grabbing na nangyari. Actually nga, pinamigay na nga niya yung lupa mo eh. Pinamigay na po. Okay. Saan ba natin masasabing land grabbing? Walang titulo yung ay-ari ko. Nakaposisyon lang sila dahil kumari. Sabi nga, sa amin to. Pero wala naman silang kinapalit ang dokumento. Mm-hmm. Si Sir FLM, meron siyang dokumento. Okay. Actually, yung nakahawak ng titulo niyan is galing pa ng US. Umuwi lang para ito yung over kay Sir Francis. Oh, wow! Ito ng special power of attorney na ang humahawag dyan is mga kabakungan. Major, tawag ko lang, paano nyo po, maalam nyo po ba kung gaano po kalaki itong lupain daw po? Ang lupain ni Sir FLM, sa akin, ang pinakita niya is sa Ramon, mayroon 30,000 pa siya. Meron pa siya sa Rilang Mercedes, nasa 99, sa more or less. More or less. 99 hectares po. Yes. So, sa Ramon. Sa Ramon, Isabela po. Commercial lang yun. Commercial lot. Ay, nasa highway po. Nasa highway po siya. Ah, along the highway talaga. So, wow. Tapos yun po, yung ibang mga nakatenant. Ilagan po. Ilagan, mayroon siya dyan. Although, naano ko rin na naniniwala ko kasi nga dyan tinayo yung police eh, yung bagong lipunan na improvement size services. Uh-huh. Ang nandiyan dyan is ano, nasa 600 yan eh. 600 hectares? Yes. Sa ilag? Actually, ang classification ng lupa niyan is timberland.
Ating Berlando, okay. Pero mo yung sa mga ano, sa mga Ramon na agricultural. And then most commercial din po. Commercial po yung sa mga along the highway. Along the highway, commercial siya. Commercial talaga. Wow. Grabe. So, ano yung pala sa actually, sir. Kinonfirm ko lang kasi first time ko po dito sa Isabela. And yes. Po, dami rin kasing nagkalat na issue na, I mean, yung mga bashers, yung mga tumutulig sa kay boss. Siyempre ako, as his defender, gusto rin ko pong malaman, first-hand information po, kung saan po, kung totoo po ba talaga. Totoo yun. Kasi siyempre, nandiyan na yan eh. Marami nyo nagpapaniwala sa mga basher. Pero ako mismo yung makakapagpatunay dahil nakasama ko siya. Mm-hmm. Hindi nga yan, ano yan, hindi matulungin yan. Grabe yung matulungin yan. Sir, may mga ano po ba tayo? May mga buhay na testigo po ba tayo? Sa mga, yung mga natulungan na sinasabi nyo po? Marami. Dito lang sa Cagayan, marami na. Nakailang optical mission na yan. Uh-huh. Tapos naging... Sir, optical mission. May optical mission po kami ngayon. Yes, opo. Kaya rin po namin dinaan. Magpakilala na tayo. ano pa yan? Nagiging sikat siya nung nag-uumpisa itong pandemic natin. Dahil dito... Tunay pangaladang bigas ang ibinigay dito sa Cagayan. Mm-hmm. Ang makakapag-testify dyan para malaman nyo, may confirm ninyo is hanapin nyo si ano si sanggunyang pangalawigan si Perla Tumaliwan. Perla Tumaliwan. Yan yung usually na lang na tinatawagan niya doon na ipag-coordinate para sa mga distribution ng mga relief goods gaya ng mga pangalagang bigas. Yes, ma'am. Mm-hmm. Ah, okay. Sige po. Wow. Imperfending natin siguro. Hindi, si Madam Perla, na-meet ko na yun. Nakasama ko na rin yun sa Cagayan nung nag-ano. Sir, actually, ako po si Yamatan. Ako po yung sekretaryo ni Mo sa FLM. Naka-face mask. Siya naman si AC. Aba lang po ako sa sir, kasi pasensya na kayo, sir. Naka-live po tayo sa YouTube. Kasi mas maganda po kasi na ngayon lang tayo nagkita na hindi po tayo magkakilala at ayaw naman po namin magpakilala sa inyo agad kasi baka mamaya isipin nila na bias. Diba? Kayo po pala si Major Joel. Basta alam ko yan na isang matulungin yan. Makagal na po kayo katagal ni Boss FLM. Makagal na rin. Dekada na po ba? Nasa ganun na rin. So, ibig sabihin matagal na talaga tumutulong si Boss FLM. Yes. Sa amin lang, yung mga basher na yan, parang kinabayan na lang natin kasi kami naman yung masakakilala sa... Kayo yung living testament. So, sir, yung sinasabi at pinapakalat ng mga basher ni Boss FLM sa social media, sa YouTube na land grabber daw ang isang Francis Leo Antonio Marcos, ay hindi po totoo. Gusto nyo malaman ang kwento, hindi kayo pumunta sa mayor ng Amon. Siya yung makapagpatunay. Yun! Ano pong pangalan ng mayor natin, sir? Mayor Jess Madaran. Ayan! Mayor Jess. Sige, sir. Ayan, go ako dyan. Alright, sige. Punta na natin yan. Sir, maraming salamat po. Thank you so much. Pasensya na po. Magla-lunch po. Situasyon yung sikap namin na walang violation ng authority. Okay na yung sa other case. Doon sa pangalawang case, sa Pausi, hindi nag-a-appear yung complainant after nang umupo sa witness stand para mabigay ng kanyang direct testimony. So, tatlong hearing siya sa hindi nag-upunta and then yung last hearing, nag-withdraw ang kanyang appeal. Nag-file ng withdrawal of appeals. Yung sa pangatlong case nga, is Tapa, sa Makati, na-dis-
dismiss na inyo. Dahil walang kailangan sa umatin, kahit isa. So, pinagbigyan ng konti ng maraming beses to present their evidence, walang gumaling kahit isa problema. Even the FBI na nag-serve ng warrant of arrest. Yung mga case, yung sa consolidated cases of six counts of human trafficking and large scale of illegal recruitment, yun ang nag-report sa kanya ngayon. Kaya hindi siya makalabas. Kaya nakalabas yung lahat, miss na yung iba niya kaso, hindi siya makalabas dahil non-bailable yung kasong yun. Noong nagsali kami na petition for bail and motion for consideration, dininay siya ng court. We availed our legal remedies under the law. At nakapending yan ngayon dun sa Court of Appeals. Nag-filing kami ng petition for certiorari kaya sa tingin namin may mga hindi sangayon sa proseso. And then, meron din kami sinile na motion to dismiss doon sa human trafficking case dahil simula ng arraignment niya noong January 8, 2020, hindi pa nagsisimula ang trial ni Francis Leo Marcos or Norman Mamusi. So, walong taon na ang nakakalipas, hindi pa kami nagtatrial. Based on the Speedy Trial Act and Continuous Trial Rule, within 180 days from the date of arraignment, dapat natapos ang trial. Sa petition to bail, hindi rin na sumunod yung 30 days na binibigay ng batas para desisyonan ang petition for bail. So hanggang ngayon, hindi pa siya natatrial sa kasong human trafficking. At sa tingin namin, lumalabag sa kanyang constitutional right o sa kanyang presumption of innocence. Human trafficking, may mga kinalitin ng counter charges. Sa katunayan, meron kaming kinal na kaso laban sa mga ahente ng NDI Cybercrime Division. Ito yung complaint na pinail namin sa Office of the Ombudsman noong June 25, 2020. Pinail namin ito after yung maalas ko dahil tingin namin may mga paglabas ng kanyang karapatan. Ito, medyo madami sa dito kami pinagbabasin dito for violation of Republic Act 7438 are the rights of the accused, arbitrary detention under Article 124 of the Revised Penal Code, grave threat under Article 28 of the Revised Penal Code, extortion, grave oral defamation under Article 358 of the Revised Penal Code. Defined and penalized under Public Act number 10175, violation of Public Act 6713, Section 7C for grave misconduct, grave abuse of authority, and conduct of defrauding of a public office. Hindi ko pwede i-discuss yung merit ng mga kaso dahil meron kami sinusunod na proseso. Pero ang sinasabi na ng SPFI ay from the time of arraignment, dapat within 180 days na tayo. Ang yung arraignment niya, meron ako noong January 2020. So dapat nag-start na yung trial niya ng kung sa yung delay, hindi alam sa yung 30 days para sa petition for bail. So, ito sa kasong violation of IRS law, we are confident that we're going to win that case because Francis Leo Marcos is his legal name as per his birth certificate.
So wala nang dapat ikontra sa doon sa pag-sabi niya. Walang dapat din na. Mayroong karapatan si Francis Leo Marcos gamitin ang apelido ng Marcos. This is a legal document. What happened to the mamusin na name? Francis Leo Marcos talaga ang kanyang mga IDs. Wala siyang ID ng Norman Mosby. Kaya mga mayroon kami ano dyan eh. Kung mga, yung during the pre-trial of the human trafficking case, we denied the identity of Norman Mosby kasi hindi na kasi hindi siya yung sinacharge ng Norman Mosby na sinasabi yung nag-recruit ng mga babae para dalhin sa ibang bansa at gawin doon mga prostitute. So wala kaming, kumaga wala kaming ID or any document na sasabing siya si Norman Rosen. And in fact, hindi namin trabaho. During the petition for bail, prosecution ang nag-represent ng evidence. Hindi, doon sa kaso ngayon, Francis Leo Marcos Alves, kasi yun ang kanyang mga legal documents, lahat ng ID niya, lahat ng passport niya na kinuha ng FBI, doon kami for 40s, lahat yung Francis Leo Marcos. Nakita niya yun, tingnan nila yung passport niya simula pa lang yung umpisa. Tatlo yun eh, tatlo yun, lahat yung Francis Leo Marcos. Kasi nirenew na niya yan ang nirenew. Francis Leo Marcos. So, yung Norman na pangalan na para sa inyo, ma'am, walang kinalaman sa pagkatao ni Elliot. Hindi siya. Hindi lang nasa bilang Norman Mosby. Pero ang kanyang legal name ay Francis Leo Marcos. At yun ang mga kanyang mga dokumento. Lahat ng kanyang ID, birth certificate, marriage certificate, Francis Leo Marcos, passport, lahat ng kanyang mga ari-arian sa sakyan, nasa pangalan ng Francis Leo Marcos. Ma'am, yung sinabi niya na kilala na siya bilang Norman Mosby, hindi siya yun. Kasi also nung process, sa case na yun, meron kasi kami mga cases na People versus Norman Mosby, also known as Francis Leo Marcos. Pero mga nagdidemanda, sinasabi, sabi namin, kaya na also known as, kumagay sa legal term, hinawakan namin ang kina. Kumagay, parehas na sinasabi ni ko yan, nang nag-aako siya. But he's not. He is Francis Leo Marcos. As per this version, we only rely on documents. And not normal. We have no documents saying that he is Norman Mosby. So, we rely on the documents. Yung NDI naman, ang nag-serve sa kanya ng commitment order niya. Kung nasa it, siyempre, sa optometry law. Saan po namin siya magbiyansa? Kaya sa magbiyansa ng panahon na yun, dahil lockdown. Sa Baguio case, ang isinurge ng warrant of arrest ay photocopy. Para makapagbiyansa ka, kailangan mo ng certified proof copy or original copy ng warrant of arrest. Ang sinurge nila ay photocopy. Which, kumbaga, ang napakahira para sa amin na biyansahan siya dahil nasa Baguio, lumapagyari. Kaya yung araw na ipinaganya, kapag nakapagyansahan na sa optometry, isinurge nila yung human trafficking case na kailangan yung commitment order doon. So, hindi ko masasabi kung talagang yung kagaya ng tanong mo. Pero isinrap nila yun para ma-hold siya doon sa loob ng NDI at hindi makalabas. Kahit lumabas niya ng release orders of optometry law. So there is going to be another person in the name of Norman and not Maraming mga kawaman ng busin eh. Pag tinignan mo yun, kasi nag-imbestiga din kami yan. Kaming legal team niya, nag-imbestiga din. Maraming Norman ng busin, maraming Francis Marcos. In fact, yung isinurge sa kanya ng Warrant of Arrest, binanggit mo sa NDI sa press conference na Fauci case, hindi sa kanya yun. Kasi nung araw na yun, meron din na alas kong Francis Marcos doon sa Governor Garcia. Pero doon sa press conference ng NDI, sinasabi na rin na case na yun ni Francis Leo Marcos, which is hindi totoo. So, meron case na in-press conference sila si may kaso ka ng Bausi. Hindi sila umiinas. At hindi naman yung kaso yun. Kaso ng ibang tao at nagkataon yung taong Francis Marcos na nasa gapat, na-arrest ko ng araw ngayon. So, nung nasa loob niya siya, hindi siya nakalabas kahit may release order na sa Soto. Itrilo, isinurve yung mga iba pang humara sa Bares kaya sa Makati. Next time, please. So, kahit yung normal, ang gusto,
actual sa case sa Makati, Norman Magustin yun. Pinabago ng NBI para gawing Norman Magustin. Kaya naging ano na rin. Bakit kaya ma'am? Bakit kaya ginawa ng NBA yun? Siguro sila makatapos. Hindi sila makalabas kahit non-available yung kasong yun. Hindi sila makalabas kahit non-available yung kasong yun. Hindi sila makalabas kahit non-available yung kasong yun. Okay, lumalabas sa kanyang constitutional right. Okay, lumalabas sa kanyang constitutional right. O sa kanyang presumption of innocence. Ito yung complaint na final namin sa Office of the Ombudsman. Mami po, after nang maalas ko dahil itinin namin, may mga paglabang ang kanyang karapatan. May mga paglabang ang kanyang karapatan. May mga paglabang ang kanyang karapatan. Ang kanyang legal name ay Francis De Marcos. Ang kanyang legal name ay Francis De Marcos. Ang kanyang legal name ay Francis De Marcos.